Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa faith formation ng ating parokya. Si Father Joden po ang inyong makakasama sa araw na ito. Bilang pasimula, tayo po muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, sa araw na ito kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng muling pagkakataon para matutunan ang mga bagay na inyong iniwan para sa amin, ang tungkol sa sakramento ng pagpapagaling. Kaya bagyan mo kami ng kabukasan ng kalooban at maunawa-anawa namin ang biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapagaling, at ito ay aming matanggap, at ito ay aming mabigyan ng pansin, at ito ay aming magamit para sa pag-unlad ng aming kabanalan. Tinihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang buhay mga kapatid at kapanalig. Sa ating pong pagsasama-sama sa araw na ito, ating pong pagninilayan at pag-aaralan ang sakramento ng pagpapagaling. Ito ay para sa mga sakit, kaluluwa, sakit sa kaluluwa at sakit ng katawan. So, ang isang nagkakasakit kailangan ng manggagamot. Hindi po ba? Ang isang sugatan kailangan ng gamot. Ang isang may nararamdaman kailangan merong pamamaraan upang ito'y maibsan. Kaya ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang sakramento ng pagpapagaling. Dalawa pong sakramento ito. Ang sakramento ng kumpisal at sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa isang may sakit o nanganganib ang kaniyang buhay. Dalawa po ang magandang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng sakramentong ito. Una, ang kapatawaran mula sa maawaing Diyos. Ito ay kapatawaran ng ating mga kasalanan sa Kanya at ang Diyos ang nagpapatawad. Ang ikalawa ay ang pakikipagkasundo sa simbahan sapagkat sa ating pagkakasala, nadudulutan natin ng sugat ang simbahan bilang kaanib ng simbahan na para kay Kristo. Sa ating pagkakamali, nasusugatan natin ang ating sambayanan. Kaya dalawang bagay po ang naibibigay ng sakramento ng kumpisal: ang kapatawaran ng kasalanan mula sa maawaing Diyos at ang pakikipagkasundo sa simbahan na ating nasugatan. Umpisahan po natin ang sakramento ng kumpisal. Marami pong katawagan sa sakramento ng kumpisal na andiyan yung tinatawag nating conversion o pagbabalik loob o pagbabago ng kalooban. Ito ay pagtugon natin sa panawagan ni Jesus na magbalik loob, natalikdan ang kasalanan. At ang ikalawa po ay ang pagsisisi. Tinatawag din natin na kumpisal na pagsisisi sapagkat sa pamamagitan ng kasalanan, nagawa tayo ng pamamaraan upang mabayaran natin ang kasalanan ito. At yan ang tinatawag nating pagsisisi. At pangungumpisal sapagkat nangangailangan ito ng pagsasabi ng kasalanan at nangangailangan din ito ng pag-amin sa ating mga kasalanan laban sa kabutihan ng Diyos. Naandyan din ang tinatawag nating kapatawaran ng kasalanan sapagkat dito ipinagkakaloob sa pamamagitan ng kumpisal yung tinatawag nating absolusyon na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ang simbahan sa pamamagitan ng pari. O tinatawag din natin itong pakikipagkasundo sa Diyos. Sa pinagkasalanan natin, tayo ay humihingi ng kapatawaran. Bakit kailangan natin ang sakramento ng kumpisal? Sa sakramento ng binyag, hindi po naaalis ang pagiging marupok ng tao, pati na rin ang ating
inclinasyon sa kasalanan o yung tinatawag nating tendency to sin. Ang termino po na dapat tawagin dito ay concupiscence. Patuloy pa rin po tayong nakikibaka, nakikipaglaban, naiwasan ng kasalanan matapos na tayo binyagan. Sa sakramento ng binyag, natanggap natin ang biyayang suutan ng damit ni Kristo. Sa pamamagitan ng binyag, nalinis tayo sa ating mga kasalanan. At ang pangako sa binyag ay dapat lagi nating ipahayag sa pamamagitan ng ating buhay. Bakit kailangan natin ang sakramento ng kumpisal? Mga kapatid, nung tayo binyagan, hindi na sa alis ng sakramento ng binyag ang pagiging marupok natin bilang tao. Pati na rin po yung tinatawag nating inclination to sin or tendency to sin. Ang termino pong ginagamit ay concupiscence. Kasama po sa ating kalikasan bilang tao ang makibaka sa kasalanan. Nung tayo binyagan, nasuuton tayo ng damit ni Kristo. Nalinis po tayo sa ating mga kasalanan. At habang tayo ay lumalaki, habang tayo ay nagkakaisip at nagkakamalay, patuloy ang pagtawag ng Diyos sa atin, lalo tigit ng ating Panginoong Jesucristo sa pagbabalik loob. Kaya ang simbahan po ang regalo sa atin na mararamdaman po natin ang kanyang pagkupkup kahit siya pa rin ay nangangailangan ng pagdilinis. Sabi nga ni San Ambrosio, dalawa ang panawagan sa ating sa tinatawag na conversion, sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng luha. Sa tubig ng binyag at sa pamamagitan ng luha ng pagsisisi. Napakabuti ng Diyos. Palagi niya tayong tinatawagan sa pagsisisi ng ating mga kasalanan, ng ating mga kamalian. Pero ano nga bang klaseng pagsisisi ang nais ng ating Panginoong Jesucristo? Matutunghayan po natin sa Matthew 6:1-6. Sinabi doon ng ating Panginoon, kapag nag-aayuno ka, kapag nagdadamit ka ng sako, kapag ikaw ay nag-aalay kapwa, kapag ikay nagdadasal, do it in secret. Yung hindi naaalam at ipinakikita sa karamihan, na magtago ka sapagkat tanging aman mo lamang ang nakaaalam nito. Kaya mga kapatid, sinabi din ng Diyos, at ito'y nakasulat sa aklat ni Propeta Joel, chapter 2, verse 12 to 13. Rend your hearts and not your garments and return to the Lord. Ibig sabihin, hawakan mo ang iyong puso. Huwag mong talian ang iyong damit. No? At ikaw ay magbagong buhay sa Panginoon. Kaya ang puso, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon. Puso na nakadama ng pagsisisi. Puso na nakabatid ng kanyang pagkukulang. Puso na nakaaalam ng kanyang naging pagkukulang sa Diyos. Ang pagsisisi, first and foremost, ay biyaya ng Diyos. Una po ang kumikilos ang Diyos. Hindi po ito sa pamamagitan lamang natin. Ang pagsisisi ay pagkilos ng Diyos. He initiate conversion. At ang pag-ibig ng Diyos ang magpapaunawa sa atin upang mangilabot tayo sa ating mga nagawang kasalanan. So ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay ng salamin para sa atin upang makita ang ating mga naging kamalian. Kaya ito ay panawagan ng Diyos at ito ay isang biyayang mula sa Diyos. At ang maganda pa rin ito, mga kapatid, ay palaging nagbibigay ang Diyos sa atin ng mga lakas upang makapagsimulang muli.
Kahit na tayo ay nagkamali, kahit na tayo nagkasala, there is always a grace for us to start anew, magbagong buhay. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran. Pero ang tanong, bakit may pari? Ano ang role ng pari? Mga kapatid, tingnan po natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristong sinugo ng Ama para sa atin. Anong sinabi dito sa Ebanghelyo? The Son of Man has the authority to forgive sins. Siya ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at magsabing, pinatawad na ang iyong kasalanan. So si Jesus lamang ang may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan bilang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus bilang anak ng Diyos, ipinagkaloob din ang ganitong klaseng kapangyarihan sa kanyang mga inatasang magsagawa ng kanyang kapatawaran. Tingnan po natin yung nilalaman sa John 20, 21 to 23. Ang sabi dito, "Peace be with you. As the Father sent me, so I am sending you." After saying this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. For those whose sins you forgive, they are forgiven. For those whose sins you retain, they are retained." Kaya mga kapatid, hindi lamang pala ang kapangyarihan ay ipinagkaloob kay sa ating Panginoong Jesucristo, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, ipinagkaloob din ito sa mga taong kanyang inatasang magsagawa ng kanyang kapatawaran. At iyan ay ang kanyang mga disipulo. Kaya sinabi niya kay Pedro, no, in Matthew 16 verse 19, at ang parallel gospel nito ay Matthew 18:18. Sinabi niya kay Pedro, "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loosed on earth shall be loosed in heaven." Mga kapatid, ibig sabihin, ang kapangyarihang magkalag at magtali ay ibinigay ni Jesus kay Pedro. At hindi lamang ibinigay ito kay Pedro, kundi ipinagkaloob ito sa kalupunan ng mga alagad kasama ang kanyang pinuno. So, the College of the Apostles with its head, ang tawag natin dito. Kaya, ang kapangyarihang magtali, ang kapangyarihang magkalag, ay ipinagkaloob ni Jesus kay Pedro kasama ang kanyang mga alagad, na kasama ng mga alagad ay ang kanyang pinuno. Kaya ang sakramento ng kapatawaran ay ipinagkakaloob ni Jesus sa lahat ng binyagan na nagkasala. Kaya ang kapatawaran, mga kapatid, ay regalo sa atin ng ating Panginoong Jesus na matapos tayo ay binyagan dahil sa ating kahinaan bilang tao, ang tinatawag nating concupiscence, meron tayong tendency to sin, naramdaman ni Kristo na kailangan nating ang sakramenta ng kumpisal upang tayo patuloy na kanyang iligtas. Bakit? Ano nga ba ang nawawala sa atin kapag tayo ay nagkasala? Una, ang nawawala po sa atin ay ang tayo ay sagipin ng Diyos sa tinatawag na impyerno. Kaya nabubulid sa kapahamakan ang isang kaluluwa na nagkakasala. Ibig sabihin dito ay yung grave sin
pag sinabi nating grave sin, panganib ito, sapagkat ang kasalanan ito ang magdadala sa atin sa tinatawag na impyerno. Ano ang nawawala sa atin? Ang biyaya ng binyag, the grace of baptism. Sapagkat kapag tayo nagkakasala, nawawala sa atin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Jesus nung tayo binyagan. Dinamitan tayo ng damit ni Kristo, pero dahil sa kasalanan, ito ay nawala. At sa pamamagitan ng kasalanan, nasusugatan natin ang simbahan. Sabi nga, no? Ang laging akusasyon lagi sa atin, ganyan ba yung simbahan? No? Kapag may paring nagkakamali o nagkakasala, no? Ang sinisisi ay ang simbahan. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, tayong mga miyembro ng simbahan, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, kahit hindi ito hayagan, may sugat na nangyayari sa simbahan. Para maibalik sa atin ang biyaya ng Diyos, para mahilom yung sugat na ating ginawa sa simbahan at kasalanan sa Diyos, kinakailangan nating maibalik ang biyayang ito sa pamamagitan ng kumpisal. Sapagkat sa pamamagitan ng kumpisal, nagiging marapat tayo sa tinatawag na kaligtasan. Yung grace of justification ay muli nating natatanggap. Paano ba natin ipagdiriwang ang sakramento ng kumpisal? Dalawa po ang pagkilos na nangyayari sa sakramento ng kumpisal. Ang isang pagkilos ay mula sa mismong tao na nais magbalik loob, so may mga gagawin siya, at ang ikalawang pagkilos ay ang pagkilos ng Diyos para sa taong nais magbalik loob. Kung ihahambing po natin ito sa ating sariling karanasan, unang inaasahan sa atin ay ang marubdob na pagsisisi o tinatawag na contrition. Ang contrition po ay dapat maging perfect contrition. Kapag sinabi nating perfect contrition, mula sa pagkabatid na tayo pala ay may malaking nagawa laban sa Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos na ganap ang kanyang pagmamahal. Nangyayari po ang perfect contrition. Nahihiya tayo sa Diyos sapagkat napakalaki ng kanyang pagmamahal. Subalit ano ang ginawa natin sa pagmamahal na ito? Sinayang natin. Winaldas natin. No? Binaliwala natin. Kaya sa perfect contrition, natatanggal po dito yung tinatawag na venial sin. At nakapag-aalis din po ito ng tinatawag na mortal sin, provided na yung perfect contrition will always lead us to the desire na kapag may pagkakataon, tayo ay dudulog sa sakramento ng kumpisal. Ang ikalawa pong contrition na tinatawag natin imperfect contrition. So, ibig sabihin, ay hindi siya ganap. Pero, ito din po ay ang paniniwala ng simbahan ay sa pamamagitan din ng pagkilos ng Espiritu Santo. Mula naman ito sa damdamin na nahihiya ka sa iyong mga nagawang pagkakamali. At the same time, natatakot ka na mahusgahan ng Diyos para ibulid sa impyerno. So, ang motivation po nito ay ang pagkatakot na mabulid sa impyerno. At narito rin po yung pagkatakot sa kaparusahan pwedeng mangyari kapag tayo ay nagkasala. Hindi ito nakapagpapatawad ng grave sin, pero nagtutulak ito upang tayo ay humingi ng kapatawaran.
sa loob ng sakramento ng kumpisal. Kaya ang kinapapalooban sa unang pagkilos ng isang nais mangumpisal ay ang pagsisisi ng kasalanan. Ang tawag natin dito, contrition. At ang ikalawa ay ang tinatawag na confession. Siyempre, after na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, imperfect man ito or perfect, ay tayo ay dudulog sa pari upang magsabi ng ating kasalanan. Ano ang nangyayari sa atin? Dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob na harapin natin ang ating mga naging kamalian. Marami sa atin ang ayaw tanggapin na tayo nagkamali. Pero sa pamamagitan ng pagsasabi ng kasalanan, inaako natin ang responsibilidad na tayo ay nagkamali at tayo kinakailangan, nangangailangan ng kapatawaran. Kaya mga kapatid, ang confession ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang aminin natin ang ating mga naging kamalian. At sino nga ba ang hindi nahihiyang buksan ang kanyang mga kasalanan sa Diyos? No? Lahat tayo nakakaramdam ng pagkahiya. Kaya sa pamamagitan ng kumpisal, tayo ay nagiging humble para aminin sa harapan ng Diyos ang ating kamalian. At ito din ang senyales o tanda ng ating pagbubukas ng puso upang ang Diyos ay muling kumilos sa ating buhay. At ang ikatlong pagkilos na kinakailangan ng isang nagbabalik loob sa Panginoon ay yung tinatawag na pagbabayad puri. Marami po tayong dapat pagbayaran ng puri, lalo tigit kung tayo ay nagkamali at nagkasala sa ating kapwa o kapatid na andyan, halimbawa na tayo nakapagsalita ng masama o laban sa kanyang pagkatao, kinakailangan nating i-repair ito. Gagawa tayo ng paraan upang ang nawalang reputasyon dahil sa ating ginawang pagkakamali at pagkakasala ay maibalik sa ating kapatid o sa ating kapwa. Kung tayo man ay halimbawa'y nakakuha ng hindi sa atin, kailangan nating ibalik ito sapagkat ito ang katarungan. Ang tawag po natin dyan ay satisfaction o yung tinatawag nating penance. Matapos po tayo ay magsisi, matapos mo tayo mangumpisal, kailangang magbayad puri tayo sa kasalanang ginawa natin. But before the satisfaction, syempre, ay kikilos na ang Diyos sa atin. Matapos na tayo ay magpagsisi, matapos na tayo ay magsabi ng kasalanan, it's now the turn of God na gawin niya ang kapatawaran ng kasalanan o pagpapatawad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng simbahan. At tinalakay po natin previously na yung sakramentong ito at ang kapangyarihang ito ay ipinagkatiwala ni Jesus sa kanyang simbahan. At ang mga pari at ang obispo ang siyang representative ni Kristo at ng simbahan sa loob ng kumpisal. Kaya hindi sila ang nagpapatawad ng kasalanan. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay si Jesus sa pamamagitan ng simbahan. So sa pamamagitan ng kumpisal, ano ang nagiging epekto sa atin? Muling ibinabalik sa atin ang biyayang nawala, bunga ng ating pagkakasala. So muli nating natatanggap yung biyaya, yung na grace of baptism na tinatawag, yung justification na tinatawag mula sa ating Panginoong Hesukristo. At ikalwa, muling ibinibilang tayo ng Diyos sa kanyang simbahan. Muling ibinabalik tayo ng Diyos sa kanyang sambayanan. Kaya sabi natin na hindi lamang pala tayo sa Diyos
nagkakamali at nagkakasala kapag tayo ay nakagawa ng isang mabigat na kasalanan, kundi tayo nagkakasala rin sa ating simbahan. Nais ko pong tapusin ang ating discussion about the Sacrament of Confession by sharing to you the story of the prodigal son, sapagkat dito nakapaloob sa istoryang ito ang nilalaman ng sakramento ng kumpisal. Tingnan natin ang ating sarili bilang alibughang anak. Ang anak na humiwalay sa Diyos, nagsarili sa pag-aakalang kaya niyang mag-isa na wala ang Diyos. Subalit dumating yung punto at panahon na siya'y naghirap at nabatid niya sa kanyang sarili na kailangan niyang muling bumalik sa Ama. At sa kanyang pagbabalik, ang sabi niya, "Ako'y patawarin po ninyo sapagkat ako'y nagkasala." Gayun din po ang nangyayari sa atin. Matapos na pagsisihan natin ang mga nagawa nating pagtalikod sa Diyos, tayo ay lumuluhod upang magmakaawa at hilingin ang kapatawaran mula sa ating Diyos Ama. At sa parabola, matapos na humingi ng tawad, ang alibughang anak, ang ginawa po ng ama, siya'y muling dinamitan, itinaas at niyakap. Nangangahulugan ng muling pagbabalik ng kanyang katatayuan bilang kanyang anak. Kaya gayon din po ang ibinigay sa atin ng Diyos. Muli tayong pinatatawad at ibinabalik sa atin ang biyaya upang maging tunay na anak ng Diyos. So mga kapatid, inilalagay ng isang makasalanan ang kanyang sarili sa paghuhusga ng Diyos sa loob ng kumpisal. No? Maaaring natatakot tayo at ito ang karanasan na lumapit sa kumpisal sapagkat huhusgahan tayo ng Diyos. Pero sabi nga po ng Divine Mercy, no? Ang awa ng Diyos ay hindi mapapatid. Ang awa ng Diyos ay hindi mauubos. Ang awa ng Diyos ay walang pagkatapos. So, sa loob ng kumpisal, kahit na tayo hinuhusgahan, ang awa pa rin ng Diyos ang nagiging makapangyarihan.